At sa mga kapadya, sa video na to magbibigay ako ng suggestions ng mga pwedeng gawin na upgrade sa isang budget bike. Kung nakabili ka na ng bike, tapos nag-start ka sa pinakamura na kaya mong ma-afford, tapos nasa punto ka na na may extra budget ka na pwede magastos para sa bike mo, para sa iyo yung video na to. Pero disclaimer lang mga kapadya, yung ganitong klaseng upgrade decision, iba-iba pa din kasi yan. Iba-iba naman tayo ng bike eh. Tsaka iba-iba din yung klase ng ride na ginagawa natin. Pero just to give you some inputs and ideas, nag-compile ako ng tingin ko na mga pwedeng gawing upgrade sa isang budget bike. Pero ano nga ba yung budget bike na tinatawag? Para sa akin, ito yung pinakamurang bike na afford ng karamihan. Sabihin na lang natin yung price range nito nasa more or less 10,000 pesos. Dati around 7 to 8K lang, magandang budget bike na, pero pandemic pricing na ngayon kaya nagtaas. Dito pala sa video na to, MTB upgrades lang muna. Pansin ko kasi wala na din na lumalabas ng mga budget road bikes sa market natin since nag-pandemic kaya MTB lang muna tayo. Para sa video na to, gawin natin sample etong Cisco 2.0. Sa setup nito, okay itong ma-upgrade eh. Maganda kasi yung frame niya. Aluminum na. Sabi ko nga, yung upgrade depende yan sa klase ng rides na ginagawa mo. Magbibigay ako ng suggestion sa more on trails tsaka sa more on long rides na klase ng padya. Kung more on trails, off-road, adventure cycling, yung mga nagpupunta sa mga malulubak na daan, ito yung mga upgrades na gagawin ko sa bike na to. Pinakauna akong i-upgrade dito, yung preno. Currently, naka-mechanical disc brake yung setup nito. Kung ma-upgrade mo to sa hydraulic brakes, tingin ko mas okay yun. Yung braking experience mo mas gaganda. Sa hydraulic kasi ramdam mo yung feedback ng preno. Pag pinipiga mo yung lever. Ibang-iba sa mechanical yung feel ng lever. Alam mo na agad kung kumakapit ba siya o kung may problema. Wala nang problema sa mechanical pero basta ako kasi mas kampante ako pag hydraulic brakes yung preno ng bike na ginagamit ko. Ang isa pang advantage ng naka-hydraulic brakes, dual piston na yun at the very least. It means sabay na yung tulak ng brake pads dun sa rotor. Kaya less chance na magbe-bend yung rotors. Unlike kung dito sa mechanical. Isa lang kasi yung tumutulak dito sa mechanical. Meron na din ako nagawang video na tungkol sa mechanical versus hydraulic brakes. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Medyo luma na yung video na yun, pero yung info andun naman. Kung ano yung pwede natin na ma-recommend na hydraulic brake, pinakamura na okay is yung Shimano. Shimano MT-200, dati kasi price nun around 1.5 lang eh. Sobrang sulit ka na dun. Kaya lang ngayon, medyo nagmahal na eh. Pero best choice pa din yan, kahit yan yung pinakamura ng Shimano. Kung walang mahanapan ng Shimano, another alternative na mas mura pa is yung Zoom hydraulic brakes. Sa lahat na nasubukan ko na hindi Shimano na hydraulic brakes, yun yung pinakamaayos. May review na tayo tungkol sa brakes na to, kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Take note pala na kung naka-combo shifter ka sa budget bike mo, tapos gusto mo magpalit ng preno, kailangan mo din bumili ng shifter. Pero kung bukod naman yung preno tsaka shifter sa setup ng bike mo, tulad nito kung nandito sa Cisco, no need na ng bagong shifter. Another upgrade na maganda ang gawin sa budget bike kung more on trails yung ginagawa mo is yung fork. Siyempre, pag budget bikes, common dyan, basic suspension fork lang yun nakalagay. Swerte ka na kung lumalaro yung suspension yan. Meron kasing iba na sobrang tigas eh, hindi mo man lang maramdaman, parang feelings niya sa'yo. Karaniwan pa, sobrang payat nung stanchions na kung bubugbugin mo sa trails, posible yan bumigay tsaka maputol. Make sure lang, pag magpapalit ka ng fork, compatible yan sa bike. May video na ako na nagawa tungkol sa mga forks pa, makatulong din yun. Madami na din kasing options ngayon eh, pang iba't ibang price. May mura, may mahal, may sobrang mahal. Bahala na kayo kung anong pasok sa budget nyo. Next na pwedeng i-upgrade dito is yung drivetrain. Kung sa trails gagamitin yung bike, mas gusto ko yung naka-1x na setup. Karaniwan sa mga budget bikes, naka-3x pa yung plato niyan eh. Okay lang naman yung 3x, kaya lang sa trail use kasi mas simple, mas maganda. Karaniwan din sa mga setup ng mga drivetrain na pang trail na pwede mabili, kung mga naka-1x na talaga. Kung mag-upgrade ka ng crankset, mas okay kung naka-outboard or hollowed yung style ng BB. Mas smooth kasi pedalin yun. Less flex na din sa crank arm. Then yung RD naman, yung karaniwan na nasa 7 hanggang 9 speed na drivetrains, malambot yan. Pag sa tagtagan, sa mga lubak, hahataw-hataw yan. May tendency na malaglagan ka ng kadena, tapos hindi mo na malayan na pwersa mo pa, pwede nun putulin yung RD mo. Kaya maganda din na makapag-upgrade ka ng RD na at least 10 speed sa Shimano para may clutch at sure na trail ready. Siyempre, pag nag-upgrade ka ng RD, need mo na din isabay sa upgrade yung cassette, yung chain, at yung shifter. Dapat tugma sila sa bilang ng speed. May bike speed upgrade video na din tayo kung hindi nyo pa yung napanood. Panoodin nyo na lang din for more details sa drivetrain upgrade. Next is yung wheelset. Yung wheelset, binubuo yan ng hubs, ng spokes, ng rims, tsaka anong tires. Kung para sa trail use, pinaka-minimal na upgrade yung tires. Mas maganda kasi kung mas trail-oriented yung tires na gagamitin mo. Yung alam mo na maapit tapos hindi kayo dudulas sa mga trails, lalo sa mga palusong. For more info about tires, mayroon na din ako nagawang video tungkol dyan. Kung bakit ka mag-upgrade ng wheelset, ito yung reason. Sa hubs, yung stock kasi nakakomon sa mga budget bikes, tread type pa or freewheel yung klase ng hub. Pag nag-upgrade ka ng drivetrain, yung cassette, hindi mo masasalpak doon kasi nga, freewheel na threaded yun dito.
Meron din sa mga riot bikes naka-nut pa yung style nung sa dito sa hubs. Pag nag-upgrade ka ng hubs, quick release na yun eh. Mas madali magtanggal kabit ng gulong sa bike. Saka sealed cartridge bearing na din yung nandun, kaya mas smooth na din yung ikot, mas less kalog pa. Isa bang advantage ng upgrade sa hub is yung magandang engagement. Basically, ito yung pakiramdam na pag pinadyak mo yung bike, instant yung ikot ng gulong sasabay ka agad. For more info about bike hubs, may nagawa na din tayong video tungkol dyan. Lagyan natin sa description lahat ng links ng mga video na yan. Spokes naman, pwede mo namang i-reuse yung dating spokes eh, basta good condition pa. Or kung medyo bago pa. Pero kung kinakalawang na tapos may mga pumutok na din ng mga nipples, since magkapalit ka na din naman ng hubs, maganda, palit ka na rin ng spokes and nipples para sure na matibay pa din yung mabubuo na wheelset. Sa rims naman, common sa mga budget bike, maninipis yung rims. Pwede ka magmalapad na rims eh, para mas malapad din yung kalabasan. Kung trip mo din yung mag-tubeless setup, pumili ka na rin ng rims na tubeless ready na. Sa gulong naman, ayun nga, mas pang trail oriented na klase ng goma. Tapos kung gusto mo mag-tubeless, eto na yung chance mo. Upgrade ka sa tubeless ready na gulong. Aside sa puncture protection, mas masarap yung ride sa trail nang naka-tubeless kasi pwede gumamit na mababang tire pressure. Ibang iba kasi yung ride eh, kapag naka-tubeless versus may inner tube na setup. Ramdam na ramdam yun, lalo na kapag off-road. Yung stem and handlebar setup, nasa sign yun kung ano yung combination na trip mo. Pero kasi karaniwan sa mga budget bikes, maiksi lang yung mga handlebars. Eh kung trail use, mas okay yung swak na haba para sa balikat mo. Para mas maganda yung control mo dun sa bike. Paano naman kung hindi mo naman pala gusto na mag-trail? Ano yung mga pwedeng upgrade sa isang budget bike? Ako kahit hindi ako mag-trail, upgrade ko pa rin yung preno sa hydraulic brakes. Next, yung fork. May option ka na kung gusto mo mag-rigid fork. Yun yung klase ng fork na walang suspension. Since puro kalsada lang naman yung ride na gagawin mo, hindi mo na kailangan ng extra weight ng isang suspension fork. Pag nabalta mo yung stock fork ng isang budget bike, ginawa mong rigid fork, napakalaki ng igagaan yan. Pero make sure lang na hinding-hindi ka na talaga mag-trail. Kasi pag pinang-trail mo yung rigid fork, baka hindi ka mag-enjoy. Kung more on road rides lang, maganda pa din na mag-upgrade ng crank na yung hollowed na yung style ng BB. Kumpara sa square taper na style, mas ramdam mo yung power transfer ng bawat padjak mo sa ganong klase ng crankset. Yung RD, kahit huwag mo nang palitan kasi kung kalsada lang, hindi naman yung magkaka-issue. Pero kung nagkaka-issue ka sa shifting, mas okay na magpalit na din ng maayos na pyesa. Coming from reputable brands such as Shimano. Common kasi sa mga budget bikes kung ano-ano yung mga pangalan na nakalagay dun sa derailleur at sa shifters. Yung iba, okay, gumagana. Yung iba naman, nasisira agad o kaya pahirapan pagganahin tsaka ito, no? May mga ganyang instances kasi. Lastly, yung wheelset. Same sa reason na nabanggit ko na before. Yung tires lang, okay na din yung stock na setup kasi common sa mga budget bikes, pass rolling yung nakalagay na tires. Pero kung gusto mong mag-upgrade sa tubeless para sa mas supple na ride, pwede mo din consider yan. Bakit hindi ko na sinama yung mga contact points sa video na to? May nagawa na kasi tayong video tungkol sa magandang unang upgrade sa bike. Doon, yung mga contact points, yun yung tinukoy natin sa video na yun. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Ako, yan muna yung mga unahin ko talaga na baguhin sa bike ko kung sakali. Pero yun nga, mas tipid pa din kung wag mo muna iisipin yung upgrade. Mas maganda kung gamitin mo lang nang gamitin muna yung bike mo. Kung ano yung pesa na masira, yun muna yung palitan mo. Yung mga upgrades na nabanggit ko, hindi naman lahat yan required na gawin. Kasi kahit naman wala ay upgrade yan, pwede ka pa din naman mag-enjoy sa pagpadya. Basta nasa tamang condition lang yung bike tsaka yung sarili mo, pwede maging masaya at safe yung pag-u-bike natin. At the same way, kung may pang-upgrade ka naman, sige lang, go ahead. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, gawin mo. Upgrade mo yung bike mo. Huwag natin matahin yung mga hindi nakakapag-upgrade sa magandang pyesa. At sana din, huwag natin sabihan ng mga salitang galing sa tuhod mentality yung may kakayahang mag-upgrade. Ang importante, pare-pareho tayo nag-e-enjoy sa pag-u-bike at nahihilig pagpadya. Kung nagustuhan mo yung video na to, paklik naman ng like. Ikaw, anong una mong in-upgrade sa bike mo? Comment mo naman sa baba. That's it for this video mga kapadyak. Kita kita lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.